May bumalik na scam. Ito yung Facebook Messenger scam na ikaw ba itong nasa video. Kaya kapag naka-receive kayo ito sa Messenger nyo, wag na wag nyong i-click kasi baka ma-hack ang FB nyo. FB profile, FB page, kaya i-ignore nyo lang yan at wag nyo nang i-click. Ganito kasi ang nangyari kahapon. So, kung makikita nyo, ikaw ba itong nasa video tapos merong TikTok? So, mababasa mo talaga yung TikTok, no? At akala mo, mapupunta ka sa isang TikTok video dahil ang iniisip mo, baka funny video yung sinend ng friend mo. Yun pala, mapupunta ka sa isang website wherein tatanungin yung pangalan mo, tatanungin yung mga personal details mo, at kapag in-enter mo yon, boom, ihahack na ang inyong FB page, FB account, at posibleng madi-disable yung account mo. Kaya babala sa inyong lahat, huwag basta-basta i-click agad kung ano yung nakikita nyong naisesend ng friend nyo sa Messenger. Tignan nyong mabuti, pakiramdaman nyo muna, at magmasid-masid kayo, baka hindi pala yung friend nyo ang nag-send sa'yo niyan, kundi baka mga hacker. Once na na-hack ang Facebook account or Facebook page mo, agad na tatargetin ang mga bank details mo such as GCash o kaya mga bank accounts, and then dun na magkakaroon ng unauthorized transactions. So magugulat ka na lang sa account mo, may notification na biglang may nag-withdraw ng 50,000, 100,000, nasunod-sunod yan hanggang malimas ang mga earnings mo. Eto na, yung story time. Kahapon kasi, meron akong mga friends na nag-send ng ganitong mga message. So, makikita nyo, ikaw ba tong nasa video? Tapos may TikTok, no? Tapos may link. So, aakalain mo talaga na mag-send itong friend mo ng mga funny videos, mga katatawanan. Tapos, may nag-send na naman sa akin, ganito ulit. So, sabi ko, nabiktima siguro yung Facebook profile nila, no? So, siguro yung nasa isip nila, legit na may nagsasend ng funny video. So, nung clinic nila, hindi nila alam na nabiktima na yung Facebook profile nila. So, ang nangyari, nag-auto-send na bigla yung Facebook profile nila sa mga nasa friend list nila na ganito yung message. So, nung na-inform sila, nag-post sila sa kani-kanilang Facebook wall na sinabi nila na pasensya na kung na-istorbo kayo, wag na wag nyong i-click yung mga videos, yung mga link na na-send ko sa inyo kasi baka yung Facebook nyo na ang susunod ng biktima. So, malamang sa malamang, baka pinalitan niya agad yung username at password niya for security purposes kasi malaki yung risk na baka ma-hack yung Facebook mo at tatargetin talaga yung mga bank accounts mo. Ito na rin yung mga tumambad sa mga news feed sa Facebook ko kahapon at kanina. So, sabi nila, lilinawin ko lang lahat ng message na may salitang ikaw ba tong nasa video ko, di ko alam paano nag-appear sa Messenger. Huwag na lang po pindutin ang link. Halos lahat ng friends sa Facebook ko may ganon. Tapos ito pang isa, may nagsend sa akin na link tapos ang nakalagay ay ikaw ba ang nasa video. Nagtaka ako kung ano yung video kaya inopen ko tapos ngayon nagsesend na sa mga friends ko sa Messenger. Ang dami! Babala! Huwag niyong i-open ang link. Thank you po. Ano ba kasi ang phishing scam? So, konting details lang po tayo according to Webroot, no? So, phishing is a type of online scam where criminals impersonate legitimate organizations such as yung TikTok kanina via email, text message, advertisement, pati sa chat or other means in order to steal sensitive information. Kagaya ng nangyari sa mga nag-send sa atin, no? This is usually done by including a link that will appear to take you to the company's website to fill in your information. But the website is a clever fake and the information you provide goes straight to the crooks behind the scam. So kapag clinic mo, automatically may mga malware na may install tapos ayun na. So the term phishing is a spin on word phishing because criminals are dangling a fake lure, the legitimate looking email, website, or ad katulad ng parang TikTok na nakita nyo na hoping users will bite by providing information the criminals have requested. Ito yung mga credit card details, account numbers, yung mga passwords, username, and other valuable information. Kaya wag na wag talaga mag-click ng mga kung ano-anong link na nakikita nyo, mapa-messenger man, email,
lahat ng nakikita nyo, no? Huwag basta-basta magtiwala. May mga konting tips lang tayo how to avoid an online scam. So, dito ulit, number one is stick to the "it's too good to be true, it's probably a mantra." So, kung titignan mo, parang totoo, no? Pero parang there's something, ano na, kineme. So, wag na wag yung i-click. Tapos, number two, visit reputable sites to avoid clicking ads and other weird-looking links. So, mag-search muna kayo sa Facebook, mag-search muna kayo sa Google, kung ano tong mga, ikaw ba ang nasa video, o diba? So, i-type nyo, tapos kapag may lalabas na scam, ah, scam pala to. Ayun. And then, number three is verify contact information. So, tignan nyo yung pangalan, yung link na sinesend sa'yo, kung suspicious or hindi. Kasi minsan, mga hindi pala totoong tao itong kumakausap sa'yo, mga dummy account, mga ganyan, tapos gumagamit ng, alam nyo yung hindi mabasang link, no, na pinapaklik sa'yo, huwag na huwag nyong i-click. And then, ang number four naman is always check first. Hindi naman siguro masama na maging sigurista, no? Kaya always check authenticity, the source, the value, mga ganyan. Hindi naman siguro, wala naman siguro mawawala kung mag-check ka. Number five is, guard your personal information with your life. So, syempre, eto na yung mga pag-i-install ng two-factor authentication. Aside from that, regularly change your username and password. Kasi, minsan, nagkakaroon din yan ng lapses kapag matagal mo siyang hindi pinapalitan. Magdagdag rin kayo ng two-factor authentication such as dapat kapag may mga unusual login, merong text verification, email verification, facial verification, mga ganyan. And then, number six is always use antivirus or anti-malware software or app sa phone nyo o kaya sa computer nyo kasi additional barrier ito against sa mga phishing attacks, sa mga malware, spyware, mga ganyan. Number seven is use VPNs and avoid public Wi-Fi. Alam nyo, totoo to, huwag kayong basta-basta nakikigamit ng mga free Wi-Fi porque free kasi madaling ma-hack yung phone nyo kapag nakiki-Wi-Fi kayo sa public space. Wala yan kasi security feature kaya... Ay nako, nawala na ng battery itong mic ko kaya hindi na siya gumagana. Pero anyway, ang addition is itong number 8, when in doubt, never click. Naalala ko doon sa isang klase namin, doon sa surgery, na kapag when in doubt, consider all instruments as contaminated, mga ganyan. Kapag hindi ka talaga sigurado sa mga information na pinapaklik sa'yo, huwag mo nang i-click para hindi ka mapahamak. So, yun, ganun lang kasimple. Kaya, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagpapahalaga ng inyong mga online accounts such as social media, sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ganyan, laban sa mga online scammers na to. Kasi ngayon, digital na ang pang-i-scam, 'di ba? So, I hope na nakarelate din kayo dito kasi marami na ang nabibiktima and you can spread this video for awareness. Sana talaga mapigilan ito and report sa mga police if ever man na ikaw ang medyo grabe yung nabiktima sa'yo. So, you can also follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and syempre, ang aking Facebook page, YouTube, TikTok, Instagram, kapag nagustuhan niyo yung mga stories ko. So, thank you and remember na ligtas ang may alam. Bye-bye!